dagat man ng pagsubok ay dumating, di mangangamba laging tatawag sa iyo, Jesus. Wala nang iba, walang bagay na mahirap sa iyo. Ngayon bukas, ngayon bukas at kailan man ang sasabihin ko. Ang tagumpay man, Panginoon ang aking buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Pagsamba ko'y sa iyo alay. Naranasan ang kabutihan mo, umaakaw na pagpapala mo. Jesus, sa buhay ko'y ikaw ang tagumpay. Tanggapin mo ito, Diyos.
Isang mapagpalang linggo na naman po sa bawat isa. At ito po yung araw ng pagsamba. Sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, this is the day that the Lord has made. Araw-araw naman po ay gawa ng ating Panginoon, pero ito po yung oras na kung saan tayo po ay sasamba. Kaya napakaganda po, even si Haring David, sabi niya, nagagalak ako kapag sinabi nila na tayo ay magpunta sa tahanan ng ating Panginoon, no? Yun po yung napakaganda, sapagkat uulitin ko po, mismo ang salita po ng ating Panginoon ay nagsabi na anim na araw po na ang ating Panginoon ay gumawa at sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Uulit-ulitin ko po, hindi po siya napagod kundi minalas niya po ang kagandahan ng lahat ng kanyang nilikha, at tayo po naniniwala na ang ating Panginoon ay ang ating kapahingahan. Kaya sa oras na ito, hindi po dahil napagod tayo, kundi mamalasin po natin, pagbubulay-bulayan po natin kung gaano po kabuti ang ating Panginoon. Sa loob ng isang linggo, tayo po ay iningatan niya, siya po ay nag-provide ng lahat ng ating pangangailangan. At ito po yung oras na pagbubulay-bulayan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. And at the same time, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At sa oras na ito, bagamat ganito po yung sitwasyon po ng lahat,
ng mga churches sa panahon po ng pandemic. At ang sabi nga po raw nila, baka November ay aabuti ng 300,000 na magiging cases ng ating pandemic na ito. Ba tayo po ay umaasa na sa kabila po ng lahat ng mga bagay na ito, ang ating Panginoon ay may napakagandang plano po sa ating bansa. Kaya sa oras pong ito, hindi po matitigil ang ating pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. At kapag ganito po ang araw, tayo po ay magsipaghanda at tayo po ay patuloy na magsasama-samang itataas, pupurihin at papasalamatan po ang ating Panginoon. At dito po sa Jesus Christ, the door of blessing, ang ating pong gawain ay tuwing Sunday morning ng ganito, at mamaya po ay meron pa po tayong gawain ng alas 5. In fact, apat po yung ating gawain ngayon, alas 9, alas 11, alas 1, alas 3, at alas 5, dahil sabi po nila, 10 lang daw po ang pwedeng magkaroon ng pagkakatipon sa gawain po, lalo na sa mga churches. Tayo po ay nasa NCR, mahigpit pong ipinatutupad sa panahong ito yung pong mga paraan para masugpo po o malimitahan ang pagkalat po ng virus na ito. Okay, bago po tayo dumako po sa lahat, tayo po ay sandaling manalangin. Let us pray. Ama naming makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako na ikaw ang mabuti naming Diyos na nag-ingat at naglagak, Panginoon, ng iyong paglalaan sa lahat ng aming kailangan. Maraming maraming salamat po sa iyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. At sa oras na ito, ang kaya lang po naming gawin ay papurihan ka, pasalamatan ka, itaas ka, luwalhatiin ka, dakilain ka sa aming mga buhay. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na ang lahat ng mga salita na aming mapapakinggan ay magiging kalakasan po sa amin. Buksan mo ang aming mga puso sa mga katotohanan na aming matututunan. At Panginoon, kung kami man po ay may pagkukulang at pagkakamali sa iyo, patuloy mo kaming linisin at tugasan ng iyong banal na dugo. At hinihingi ko po ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa amin, magpaalala sa amin, magturo sa amin, magpalakas po sa amin at magbigay ng kalakasan ng aming pagtitiwala sa iyo. Panginoon, sa iyo lamang ang kapurihan, ang pasasalamat, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Ayan po yung mga pabalita po natin, mga patalastas po natin kapag tayo po ay nagkakaroon po ng pagtatapos sa ating pambungad na panalangin. At bago po tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, ay ibinibigay na po natin yung detalye ng ating mga gawain every week. At nandiyan po ang iba't ibang gawain ng mga kabataan, young professionals, ang mga young adults po natin, ang mga nanay po natin at mga tatay po natin ay hindi po tumitigil, sapagkat naniniwala po tayo ito po yung pagkakataon na samantalahin po natin, bagamat talagang nahihigpitan po tayo
sa ating galaw, sa sitwasyon na ating kinalalagyan, pero hindi po dapat mapigilan ang pangangaral o pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa kanyang biyaya sa kabila ng lahat. Ang Diyos po ay napakabuti. Hindi po siya tumitigil sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa niya sa buhay ng mga tao. At sa oras pong ito ay pag-uusapan po natin mula po kasi po ang ating kalagayan po ngayon, hindi ko talaga makalimutan na ang ating pong Secretary Galvez ay nanghihingi po talaga ng ayuda sa mga churches na sila po ay tumulong sa ikalalakas po ng maraming mga tao sapagkat naniniwala po sila may malaki pong kinalaman ang spiritual na bagay sa paglaban po ng mga tao sa mahihirap na sitwasyon po ng kanilang buhay. Kaya sa oras pong ito ay patuloy po natin binibigyan ng pagkakataon na makapangaral po tayo tungkol po sa ikalalakas ng bawat isa sa pamamagitan po ng pagkilala o paghanap, pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sa oras pong ito, mag-aaral po tayo mula po sa kawalan ng pag-asa tungo sa isang buhay na punong-puno po ng pag-asa. No? At sa oras pong ito, pag-uusapan po natin ang isang lalaki na kung saan, kung titingnan po natin, ay wala na pong naghihintay na mabuting bagay sa kanya. Subalit, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para maintindihan po natin na ang Diyos ay Diyos at siya pa rin ang may control ng lahat ng bagay. Pag-uusapan po natin ito, makibukas po kayo sa akin sa Mark chapter 10, beginning verse 46 hanggang 52. No, at basahin po natin ito at napakaganda po ng kasaysayan ng lalaking ito. Mark chapter 10 verse 46 to 52, no, sa Tagalog na lamang po natin babasahin para lalo po tayong magkaintindihan. Sa verse 46 ang sabi po rito, sila ay dumating sa Jericho habang si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao ay papalabas sa Jericho. Ang bulag na si Bartimeo na anak ni Timeo ay nakaupo sa tabi ng daan, namamalimos. Nang marinig niya na si Jesus na taga Nazaret ang naroon, nagsimula siyang sumigaw, sinabi niya, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." Sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik, ngunit lalo siyang sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Huminto si Jesus at ipinatawag siya. Tinawag nila ang bulag na sinasabi, "Lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka." Tinatawag ka ni Jesus. Itinapon niya ang kanyang balabal, tumindig at lumapit kay Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ano ang nais mong gawin ko sa iyo?" Sumagot ang bulag at sinabi, "Guro, nais ko matanggap ang aking paningin." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Kaagad-agad tinanggap ng bulag ang kanyang paningin. Siya ay sumunod kay Jesus sa daan. Pagpalain po ng ating Panginoon ang kanyang mga salita na ating pag-uusapan, pag-aaralan sa umagang ito. Pag tinignan po natin yung ating kasaysayan, makikita po natin ito pong lalaking ito ay walang iba kundi si Bartimeo. Isa po siyang bulag at dahil sa siya po ay bulag, makikita mo at masasalamin mo yung kanyang kalagayan na siya po ay nasa isang lugar sa tabi po ng daanan at namamalimos. Makikita po natin ang lalaking ito, maaring ang kanyang pamilya ay napakahirap at makikita po natin na siya po ay nanghihingi po ng limos. Pero pag tinignan po natin yan sa bukabuan po ng kasaysayan na ating pag-uusapan, makikita po natin nagbago po ang lahat ng pangyayari sa buhay ng lalaking ito nang maka-encounter niya po ang ating Panginoon. Mula po sa kawalan ng pag-asa tungo po sa isang buhay na kung saan isang buhay na kaaya-aya. Pag pinag-aralan po natin ang salita po ng ating Panginoon, ito po ay nagtatala ng mga kasaysayan na kung saan isa po rito ay kasaysayan ng isang bulag na si Bartimeos. At makikita po natin sa Bible po, even sa Old Testament, marami pong mga beggars, no?
Marami pong mga bulag, marami pong nanghihingi ng tulong. Ipinapakita po yan sa mga kasaysayan na ating pong mababasa sa salita ng ating Panginoon. At ito pong si Bartimeus, siya po ang sabi po dyan sa ating kasaysayan, siya po ay anak ni Timeus. At siya po ay nasa tabi ng kalsada, dinadaanan po ng mga tao, nanghihingi ng limos. Isang araw po, ang ating Panginoon ay dumadaan po. Ito po ay nangyari sa Jericho. No? Isang araw, dumaan po ang ating Panginoon doon po sa lugar na yon. Pag sinabi po natin Jericho, ito po ay nagsisimbolize ng isang pagpapakita ng isang daigdig na punong-puno ng pagiging miserable. This world where sin, despair, curse, and the devil exist. Makikita po natin, marami po tayong mababasa at isa po dyan sa Luke chapter 10, makikita po natin ang ating Panginoon nagbigay po ng parable about doon po sa Good Samaritan. Ipinakita po dyan ang ating Panginoon na ang isang lalaki, isa pong merchandiser, isa pong negosyante, isa pong mangangalakal ay mula po sa Jerusalem, no, bumaba po siya ng Jericho. At pagpunta po niya sa Jericho, ang pagtiningnan po kasi natin yung slope po ng geography niya, nasa taas po yung Jerusalem, nasa baba po yung Jericho. From the place of bread, yun pong Jerusalem, no, bumaba po siya to the place of curse. Makikita po natin, marami pong kasaysayan na nangyari po dyan sa Jericho na makikita po natin na doon po sa parable ng ating Panginoon, masasalamin mo parang itong lugar na ito ay wala pong tinatawag na batas. No? Parang survival of the fittest sapagkat doon mismo ipinakita ng ating Panginoon doon po sa parable of the talents na bumababa po ang lalaki na nagninegosyo, siya po ay tinambangan po ng mga tulisan. At pagkatapos nang siya po ay nakawan, saktan, iniwan po siyang halos patay na. Dumaan po yung mga Pharisees, dumaan po yung mga Levites, no, makikita po natin hindi po siya binigyan ng pansin. Subalit ang nangyari po, isang lalaki na kung saan isa pong mabuting Samaritano ang nagmagandang loob pa sa lalaking halos patay na noong kanyang matagpuan. Doon po nangyari po yan sa Jerusalem. Makikita po natin yung tatlong klase ng tao na masasalamin po natin dyan kung gaano kasama yung lugar na yan, sapagkat makikita po natin isang lalaki nagtatrabaho lang para mabuhay, pagkatapos bigla po siyang tinambangan ng mga tulisan. Ito po yung mga tao na kung saan ang moto po nila, ang sa iyo ay sa akin. Yan po yung kasamaan po ng maraming mga tao na kung saan nananakit para lamang yung pag-aari ng iba ay makuha. And then dumaan po yung mga Pharisees, yung mga Levites. Ito naman ay nagbibigay po ng representasyon ng mga tao na kung saan ang akin ay akin. Kaya nung dumaan po ang mga lalaking ito, nung nakita nila halos nakahandusay na po at mamamatay na po yung lalaki, no, ay iniwanan po nila yan. Hindi po nila binigyan ng oras, ng panahon para tulungan. Ito po ay nagpapakita kung gaano po ka-cruel ang daigdig natin ngayon. Ito po yung mga tao na nagpapakita na ang sa akin ay sa akin lang. Wala akong pakialam sa iyo. Bibihira po ang mga tao na kung saan kagaya po ng mabuting Samaritano. At ito po ay nagpapakita kung ano po ang tunay na pag-augali ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya makikita po natin dyan, yung pong lalaking ito, ang kanyang moto sa buhay, ang sa akin ay sa iyo. Yun po yung ating makikita. At dito po sa ating pag-uusapan, sinabi ko nga yung background, yung setting po, makikita po natin na ito po ay nangyari lahat-lahat sa Jericho. No? Makikita rin po natin na ito pong lalaking ito, si Bartimeus, ay isa pong lalaki na kung saan nagsasuffer po siya ng unfair treatment, no, sa mga circumstances na dinadaanan niya sa lugar na kanyang kinalalagyan. Wala pong nagmamahal sa kanya, wala pong talagang tumitingin sa kanya. Hindi lamang ang lalaking ito ay nabubuhay na parang halos sinumpa sa lugar na kanyang kinalalagyan, kundi isa nga po siyang bulag na kung saan wala na po siyang
kakikitaan ng pag-asa sa kanyang buhay. Kung ang kalagayan po ng lalaking ito ay mangyari ngayon dahil siya po ay bulag, maaring may mga charity organization po na mag-aalok ng libreng operasyon para sa kanyang mata. Pero hindi nga po yan sa panahon po natin. Sa panahong iyon ay malayo nating maisip na may mga grupo ng mga nagkakawang gawa o kaya naman yung tinatawag pong social welfare na mag-aalok po ng isang programa ng operasyon at ito po ay malabo na maisip po sa panahon po ng pangyayari sa kanilang panahon. Kaya ang mga taon na nakapaligid po sa bulag na si Bartimeo, makikita po natin, ay nag-iisip na ang lalaking ito ay wala nang pag-asa, wala na pong maaabot pa sa kanyang buhay. Pero tatanungin ko po kayo, dahil nangyari nga po sa katapusan po ng ating kasaysayang pinag-uusapan, makikita po natin at masasalamin po natin na si Bartimeo ay hindi po ganun ang iniisip. No, makikita po natin sapagkat lahat ng kanyang pag-uugali ay lumabas nung dumating po yung kanyang opportune time, yung kanyang opportunity na maka-encounter po ang ating Panginoon. Although ang lalaking ito ay ipinanganak na isang miserable, siya po ay isang bulag, makikita po natin. Subalit makikita natin sa nangyari po, siya po ay isang lalaking determinado noon na makita ang kanyang buhay na magbago. At ito po'y nangyari nang ang ating Panginoon ay dumaan po no sa kanyang lugar na kinalalagyan. Kaya kung ito po ay determinado, ang tanong ko sa iyo, kung dumaraan ka sa iba't ibang klase ng mga hardship ng buhay, no, lalo na po sa panahong ito, inaano ko nga po na marami pong nawawala ng pag-asa, yung iba po nag-suicide. Yun po yung tinatalakay po natin sa ating Webes na pala tuntunan sa Jesus Ikaw ang Kanlungan, no, na yung mga tao meron ng past ugly past o kaya naman hindi magagandang karanasan na nakalipas tapos dadagdagan pa ng ganitong sitwasyon, no? Pero dapat eager po tayo na sa kabila po ng lahat na ating dinadaan, na naniniwala po tayo na may magandang bukas sa lahat ng naghihintay, no, na ng opportunity na ang ating Panginoon ang gagawa sa lahat ng mga tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. Ang tanong, are you determined to see your life changes? No, change, no, through Jesus Christ. Ito po kasi, makikita po natin sa pinag-uusapan po natin na wala pong ibang sagot, kundi ang pag-abot po sa atin ng ating Panginoon. Kaya pag-uusapan po natin ito, no, yung pananampalataya natin, pagtitiwala po natin at pagtawag po natin, no, sa Diyos na may control ng lahat ng bagay, Diyos na nagkatawang tao at bumaba, na kaya pong umabot sa lahat ng ating pangangailangan. Ang kailangan po natin sa Kanya ay tumawag at magtiwala po na kaya niyang gumawa sa ating mga buhay. Pag-uusapan po natin the act of faith, no, ang pagkilos, no, na may pananampalataya. Tingnan po natin ito, no. Unang-una, he was a man who hoped for a better tomorrow. Siya po yung lalaki na kung saan sa kabila ng kanyang kalagayan, sa isip niya may maganda pang bukas na naghihintay sa kanya, no. Makikita po natin, Bartimeo was a man who hoped for a better tomorrow. Makikita natin po 'yan dahil yung outcome nang nangyari sa kanya ay nagkaroon po siya ng kagalingan at sumunod po siya sa ating Panginoon. He lived always with the expectation for a better tomorrow. Lagi niya po itong hinihintay. Lagi niya po itong inaasam-asam. Alam niyo po, ang pinakamahirap po sa tao, hindi po yung meron po siyang handicap sa buhay. Ang pinakakawawang tao, hindi yung meron kang kapansanan na dinadalang pisikal. Ang pinakakawawa pong tao ay ang mga taong iniwan na po nila yung kanilang pag-asa sa buhay. Yun po yung mahirap. Dapat lagi po tayong umaasa na isang araw darating ang opportune time sa akin sapagkat Diyos mismo ang aking tinatawagan. Isaiah chapter 40 verse 31, ang sabi po dyan, "But they that wait upon the Lord will renew their strength." Silang mga naghihintay sa Panginoon ay magbibigay o magbabalik ng kalakasan. Magpapanariwa ang kanilang kalakasan sapagkat ang ating Panginoon po mismo ang nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng mga taong umaasa na ang kalakasan nila mismo ay sa ating Panginoon.
makikita po natin, dapat pinaghahandaan po natin yung magagandang bukas, magandang bagay na pwedeng mangyari po sa atin. Pag tiningnan po natin yung buhay ng lalaking ito during the time in the Middle East, no, marami na pong namamalimos dyan. Marami rin pong bulag na kagaya po ni Bartimeus. In fact, meron pong pagpapakita dyan na tatlo po sila eh. Pero makikita po natin yung central po dyan ng nakaranas po ng kasagutan ng Diyos ay walang iba kundi ang lalaking ito. Makikita po natin, meron pong mga magagandang katangian ng lalaking ito na ating makikita, no, na pwede pong humipo sa puso ng ating Panginoon na pwede naman po nating gawin, sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay kung paano po natin mapagalaw ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Kaya ang tanong po, nung dumaan ang ating Panginoon, marami naman palang mga bulag, maraming namamalimos. Bakit si Bartimeus lamang po ang nakaranas ng kagalingan at kasagutan mula sa ating Panginoon? Alam niyo po, meron din po akong mga karanasan sa mga namamalimos eh. Pagka kayo po ay nakakita, halimbawa, nagda-drive po ako ng sasakyan at kapag ka ako po ay nagmamaneho, meron pong lalapit sa iyo mga namamalimos yan. O kaya naglalakad ka, humihingi po ng kaunting tulong, malalaman mo yan, i-delay mo lang ng konti kung talagang desidido o talagang ito po ay nagnanais na makaamot po ng biyaya mula sa taong nagbibigay. Kaya kung halimbawa po na talagang kunyari ipinapakita mo na ikaw ay hindi magbibigay, umaalis na lamang po yung iba. Pero may mga beggars po talaga na talagang hindi mo mariresist. Talagang hindi kanila tatantanan, talagang ikaw ay susundan nila, kakalabitin kanila, talagang manghihingi sila sa iyo hanggang sumuko ka na ikaw ay magbigay. Ito po ay may napakagandang implication sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nito, naalala ko yung sa Luke chapter 21, yung pong babaeng widow na talagang nangungulit at nangungulit na magkaroon po siya ng kasagutan mula sa isang masamang hukom. Kaya sa kahuli-hulihan po ng kanilang sa Luke chapter 12 yata yon, na ito po ay pinakinggan ng ating Panginoong Diyos. At ganito po yung nangyari po sa lalaking ito. Siya lamang po ang bulag na nangulit at nagsisigaw at nagbibigay ng pakikipaglaban sa kanyang inaasahan sa Diyos, sapagkat umaasa po ang lalaking ito na meron pong magandang bukas na naghihintay po sa kanya. Kaya hindi po siya naging pessimistic, kundi optimistic po ang lalaking ito, no? Hindi siya kagaya ng iba, ang ginagawa po pagka wala na pong pag-asa, nagpapakamatay na lang dahil ang iniisip po nila wala na pong lunas, hopeless case na yung kanilang buhay. Kaya makikita po natin, nakakalungkot po na ang mga taong ito ay hindi na po lumaban upang makita po nila ang pagtatagumpay sa kanilang buhay. Marami pong mga tao na kung saan nag-suicide po sila sa liit-liit lang naman palang kanilang problemang dinadaanan. Hindi lang nangyari yung mga expectation na hindi naman ikamamatay. Alam nyo, minsan may mga problemang malayo po sa malayo po sa buhay po natin, no? May mga trabaho tayo na kung saan hindi lang siguro tama pa na hindi po siya natatanggap, no? At nawala na po siya ng pag-asa, no? O kaya naman na hindi nagkakaroon ng promotion sa kanyang trabaho, o kaya naman na hindi po siya nag-i-increase. Meron po palang mga kasong ganyan na dinadamdam ng gusto ng maraming mga tao at malaki na po para sa kanila, no? At doon po yan nangyayari sa mga maliliit na bagay lang po sa ating mga buhay. At yung iba naman sa kanilang pakikipagrelasyon, nagkakaroon po sila ng breakup in their relationship. Maaring yan ay mag-boyfriend, o kaya naman mag-girlfriend, o kaya naman mag-asawa. Simple misunderstanding lang po yan, makikita po natin. At kung kayo ay hindi pa naman ikinakasal, maaring hindi naman pa yan ang kalooban ng ating Panginoon. At kung kayo naman ay mag-asawa, merong pagkakataon na yan ay ipatsa po natin at ayusin po natin sa tulong ng ating Panginoon. Isipin po natin, wala namang perfect marriage. Dapat tinitingnan po natin yung overview, hindi po yung dapat magiging objective po tayo sa mga nangyayari sa ating mga buhay. O kaya naman, kalimitan dyan ay finances, no? Yung mga financial problem po natin,
No, na laging ang iniisip natin, paano ako makakaraos, bumabagsak ang negosyo, makikita po natin dyan, hindi natin mabayarin yung ating mga utang sa pansamantala. Pero hindi po yan ang katapusan ng ating mundo. Naalala ko po si KFC, doon po sa FB, pinapakita po yung kanyang biography. Alam niyo po si KFC, si Kentucky Fried Chicken, makikita niyo po na at the age of 65, doon lamang po siya nagkaroon ng break sa kanyang buhay. Naging successful po siya at the age of 70 to 80. Biruin niyo po yun, no? Kaya kapag minsan dumarating po yung pagkakataon na ito sa ating buhay, hindi po natin ito matanggap, no? When si people who are full of hopelessness, makikita po natin na nakakalungkot naman pong isipin na sinisira na po ng husto, ng tao, ang kanyang buhay. At siya po ay may malaking kinalaman sa ikabubuti at kagaganda ng kanyang wakas ng kanyang buhay. Sabi nga ng kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. No? Habang may buhay, may pag-asa. At sa ating pinag-aaralan, siguro wala pa naman dito sa atin na karamihan po sa atin dito kung meron mang may mga handicap, no, siguro maliit na percentage lang makikita po natin. Hindi pa naman tayo disabled na kagaya po nitong si Bartimeus. Hindi po napakalaki o napakalaki po ng pag-asang naghihintay pa po sa atin, no? At titingnan natin, merong isang kasaysayan po na nakita po akong ilustrasyon doon po sa 7,700 illustration, makikita natin sa 7,000 pala. No, ang babaeng ito ay nag-champion po siya sa isang swimming competition. Maaring mawala na siya ng pag-asa. Ang pangalan niya po ay si Nancy Murky. No, ito po ay naging kilala sa Amerika sapagkat at his young age, makikita po natin sa kanya pong kalagayan at the age of 10, nagkaroon po siya ng polio. Ang tawag po dyan, infantile paralysis. Lagi po siyang naglalagay po ng braces, naglalagay po siya ng crutches sa kanyang paa. Kasi po pag sinabi po nating polio, yung infantile paralysis na lumiliit po yung paa mo eh. No? Tinatamaan po yung buto mo, tinatamaan po yung nerve mo. Kaya at the age of 10, meron na po siyang mga braces, meron na po siyang crutches. Pero maniwala kayo, at the age of 14, siya po ay naging swimming champion. Makikita po natin sa kasaysayan po sa panahon po ni President Roosevelt at siya po ay nagbigay ng parangal sa kabataang ito. At tinanong po ng presidente nang makita niya na ang bata-bata nitong si Nancy Murky. Tinanong niya po yung kanyang coach na si Jack Cody. No, ano yung sikreto? Ano po yung nangyari kay Nancy na siya ay naging champion? Alam niyo po ang sabi ng kanyang coach na si Jack Cody na hindi lamang gusto ng batang ito na magkaroon po ng kagalingan sa kanyang kalusugan, kundi ginamit niya yung kanyang paa at kamay, nagkaroon po siya ng discipline, no, sa pagdidisiplina na lumakas po yung kanyang mga kamay at paa. At siya po ay maging champion sa swimming. Yun po yung napakaganda. Hindi po niya tinignan kung ano yung kalagayan niya ngayon. Nagsikap po siya, pinilit po niya na magkaroon po ng kagalingan, dinisiplina niya, inilagay niya po yung kanyang isip na meron pong mas maganda pang mangyayari sa akin kung ako ay hindi mawawalan ng pag-asa. Sa ating mong kasaysayan, makikita po natin ito si Bartimeus was living a miserable life. Ang hirap-hirap po nun, isipin nyo, doon ka na lang matutulog, bibigyan ka ng pagkain doon, makikita po natin, pagkatapos, hindi ka na makaligo, isipin mo yun, imaginin po natin yung kanyang kalagayan doon. Maaring yung taong ito, sa kanyang sarili, sabi niya, no, pwede mong isipin na wala nang mangyayari sa buhay mo, pero hinintay ng lalaking ito na meron at merong mangyayari sa kanyang buhay. It's a matter of programming our mind na meron pong pag-asa, kasi kapag nakaprogram po ang ating kaisipan na meron pang mangyayari sa kabila ng mga bagay na ito, no, lumalaban po tayo, makikita po natin. At sa kalagayan po ng lalaking ito, hindi po siya nawalan ng pag-asa. Ang tanong,
No, makikita po natin ang tanong ngayon, mas mabigat pa ba yung kalagayan mo kay Bartimeos? Bulag ka rin bang kagaya niya? Siguro hindi naman. Wala ka rin bang matutuluyan na kagaya ng lalaking ito? Siguro hindi naman, at malayo naman sigurong di hamak ang kalagayan mo sa isang lalaking bulag na ito. Makikita po natin, malaya ka naman sigurong kumilos, nararating mo naman yung gusto mong puntahan na hindi ka inaalalayan. Ang lalaking ito, kinakailangang alalayan pa. No, makikita po natin yan. Kaya higit po siya na dapat magtampo sa kanyang buhay, at higit po ang lalaking ito na dapat mawala ng pag-asa sa kanyang buhay. No, makikita po natin, subalit ang lalaking ito umaasa po na meron pang mas magandang darating sa kanya. Ipinoprogram niya po ang kanyang sarili na magkakaroon po ng isang mas magandang araw para sa kanya. Makikita po natin, mas maganda po yung posisyon po natin sa lalaking ito, at mas maganda po yung pag-asang naghihintay sa atin, kasi mismo po tayo ay nakakaranas na kaya po nating dalhin ang ating mga sarili. Never abandon your hope under any situation. Makikita po natin yan. There is nothing more pitiful than who has lost hope in life. No, yun po yung nakakalungkot po sa tao. Yun nga po yung sinabi ko, hindi dahil sa ating mga handicap para mawalan po tayo ng pag-asa. Hindi po yan ang pinaka-ultimate reason para mawalan po tayo ng pag-asa. Ang kawawa po yung mga tao na kung saan kinalimutan na po nila yung kanilang pag-asa. Nakita ko po sa maraming taon ng aking pagpapastor, marami po akong mga nakitang mga tao, believers man o hindi, mga taong nawala na po ng pag-asa sa kanilang buhay, mga taong hindi na po lumaban na makalampas sa kanilang mahihirap na dinadaanan hanggang sila ay sumuko na lang. Pero nakakita po ako ng mga tao na sa kabila na talagang lumalaban po sila eh. Sa kabila na mahirap po yung kanilang sitwasyon, nilabanan po nila yun, dumaan po sila sa mga mahihirap na panahon ng kanilang buhay, pero sila po ay nakalampas, no, at naging matagumpay sa kanilang pakikipaglaban mismo. No, sa isang banda, makikita po natin maraming mga tao na talagang naghihintay na lamang po kung ano yung mangyayaring mas masama na circumstances sa kanilang mga buhay. Hindi na po sila lumaban hanggang sa hindi po nila malampasan ang panahon na kung saan sila po ay dapat lumaban. No, makikita po natin, may kasabihan po tayo na ang umaayaw ay hindi nagwawagi, at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Because life is full of season according to Ecclesiastes. Panapanahon po yung buhay. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Makikita po natin, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras. No, kaya hintayin po yung opportune time po natin. Hintayin po natin ito. Darating at darating po yan. Wag mong alisin ang pag-asang naghihintay sa iyo. Okay? Pangalawa, dito po sa verse 47 hanggang 48. Makikita po natin yan. The day of the miracle came. Dumating po yung himala. Makikita po natin. Remember, this is a life. This life is full of a season, eh, no? If life is full of season, it means it is not only the season of darkness we will be able to experience in life. Hindi lamang po yung mga pagkakataon na madidilim ang ating mararanasan sa buhay. In fact, seasons of darkness is the time of waiting for the seasons of brightness to come. No, yung pong dumaraan po tayo sa mga madidilim na panahon ng ating buhay, lalo po nating isaisip at hintayin na yung pong panahon na kung saan sisikat po yung araw para sa atin. So don't forget the opportune time that coming for you. Makikita po natin yan. No? Sinabi po yan sa Banal na Kasulatan na sa Psalms chapter 30 verse 5, makikita po natin, sabi diyan, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may last through the night, but joy comes with the morning. No, sapagkat ang galit daw ng ating Panginoon ay sandali lang, ang kanyang paglingap ay habang buhay. Pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa
kinaumagahan. Because God is the God of mercy. Mercy and favor to all those people who call on Him. Makikita po natin ang Diyos po ay Diyos, no, na punong-puno po siya ng awa at nagbibigay po siya ng pabor sa lahat po ng tumatawag sa Kanya. Makikita po natin, sinabi yan sa John chapter 6 verse 37. Ang sabi niya, "And whoever comes to me, I will never drive away. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi itataboy ng ating Panginoon." Kaya dumarating po talaga sa atin yung pagkakataon na kung saan na, no, ang ating Panginoon ay nakatingin kung paano po natin i-value yung mga opportune time na dumarating po sa atin. Makikita po natin dito po kay Bartimaeus, the day of the opportunity and miracle came. Sa Mark chapter 10 verse 47, makikita po natin diyan, ang sabi diyan, nang marinig niya ni si Jesus na taga Nazareth ay naroon, ito po yung dumating na opportune time sa kanya. Nagsimula siyang sumigaw, sinabi niya, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." Sinaway siya ng napakaraming tao upang tumahimik, lalo siyang sumigaw, "Anak ni David, mahabag ka sa akin." Makikita po natin, nung makita po ng lalaking ito, no, na meron pong nagkakagulo, no, hindi po yung nakita o narinig po ng lalaking ito na meron pong nagkakagulong mga tao sa kanyang paligid, makikita natin nagtanong siya. Dan sabi diyan sa verse 47, nang marinig niya na si Jesus na taga Nazareth ay naroon. No, ito po yung opportune time na dumarating po sa lalaking ito. Nung marinig niya ang pangalan ng ating Panginoon, ang sabi po sa banal na kasulatan, nagsisigaw po siya ng malakas. No, ang sabi po niya, "O anak ni David, Jesus, mahabag ka sa akin." Wala na po siyang ibang pag-asa kundi itong paghipo, pagdalaw, pagdating, no, paglingap ng Panginoon sa kanyang buhay. At nung mangyari po, nung siya po'y sinaway ng napakaraming tao, lalo po siyang sumigaw. Hindi niya hinayaan na yung opportunity yon ay masayang lang. Ginawa niya ang lahat ng mga bagay upang sa ganon makapukaw po sa pandinig ng ating Panginoon. Makikita po natin yan. At nung malaman po ng lalaking ito, noon ang ating Panginoon ay nando doon, makikita po natin, alam niya na sa kanyang buhay, ang Panginoon ay kaya siyang katagpuhin. Na si Jesus ay may kakayanang gumawa sa buhay ng lalaking ito kapag siya po ay lumapit, no, at makita po niya ang ating Panginoon, sasabihin niya po ang lahat ng kanyang nararanasan at pipilitin niya na mapakinggan ang kanyang kinalalagyan. Makikita po natin, no, at makikita natin diyan na ang lalaki pong ito, pag tiningnan po natin sa Romans chapter 10 verse 17, ito po yung napakaganda eh. Makikita po natin diyan, no, sa verse 47 po ng Mark chapter 10, narinig niya po na si Jesus ay pinag-uusapan, hindi niya po nakikita ang ating Panginoon. Pero tingnan po natin sa Romans chapter 10 verse 17. Sabi niyan, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi po sa NIV version, consequently faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Wala nga po siyang mata, hindi nga po siya nakakakita, pero meron pa siyang bibig, meron pa siyang pandinig. Makikita po natin, naririnig niya pa, no, ang mga usap-usapan, at meron po siyang bibig. Yun ang ginamit niya upang kunin po yung atensyon ng ating Panginoon na sa kanyang nangangailangang kalagayan. Makikita po natin yan. Totally, meron pa siyang kayang gawin sapagkat totoo na siya po ay bulag, pero meron pa po siyang pandinig at meron pa siyang bibig para sa ganun pukawin po ang atensyon ng ating Panginoon. At siya ay nagsisigaw, ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, ito po'y pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Romans chapter 10 verse 13, sapagkat sabi po niyan, ang bawat tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Kaya makikita po natin si Bartimaeus ay nagsimula pong magsisigaw, "Jesus, Jesus, Son of David, have mercy on me." Ang sabi po ng banal na kasulatan, pinatitigil siya ng mga tao, pinatatahimik siya, pero sa kabila ng lahat, lalo pang nagsisigaw ang lalaking ito at ang sabi niya, "Son of David, have mercy on me."
Yun po yung maganda. Kapag ka tayo po ay nahihirapan, wag po tayong pumunta kung saan-saan. Lumapit po tayo sa ating Panginoon at humingi po tayo ng habag sa Kanya. Makikita po natin dapat lalo na po yung mga naniniwala at sumasampalataya sa ating Panginoon. Ano? Kapag tayo po ay nananalangin, talagang ipinapakipaglaban natin sa ating Panginoon na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Have you ever called a prayer like that? Makikita po natin, panalangin na abot sa pandinig ng Panginoon ng isang taong nangangailangan. Yun po yung maganda. Sa Bible po, merong isang pangyayari na nangyari po ito sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Ang lalaki pong ito na nanalangin at lumapit sa ating Panginoon ay walang iba kundi si Jabez. No, ito pong lalaking ito ay pinanganak sa kapanglawan. Makikita niyo po, ipinanganak po ito ng mahirap. Pero wala na po siyang kakayanan, pero naniniwala po siyang medyo sa tumitingin na sa kanyang pangangailangan. At wala po siyang ginawa kundi magpakumbaba, lumapit at humingi ng tulong sa Panginoong Diyos. Ang sabi po dito sa verse 9 and 10 ng 1 Chronicles chapter 4, there was a man named Jabez who was more honorable than any of his brothers. His mother named him Jabez because his birth had been so painful. He was the one who prayed to God of Israel. Ito po yung panalangin niya. Ang sabi niya, "Oh, that you would bless me." Ang ganda po nung sinabi niya, hindi lamang siya bless me, sinabi niya, bless me, O Lord. Ang sabi niya, oh, that you would bless me and expand my territory. Please be with me in all that I do and keep me from all trouble and pain. And God granted him his request. Ang ganda-ganda po nun. Ipinanganak po ang lalaking ito sa kahirapan. Pero makikita po natin sa lalaking ito, alam niya na walang mangyayari kung magmumukmuk lang siya. What has he has done that touched the heart of God and bless him, yung kanyang panalangin sa verse 10, hindi niya sinabi, Lord bless me, kundi, oh, ako naway iyong pagpalain. Yun po yung napakaganda. He pray earnestly. No, mayroon po siyang kasigasigan sa kanyang pananalangin. Hindi niya tinatanggap kung ano yung nangyayari sa kanyang buhay. Alam ng lalaking ito na mayroong Diyos na nakaupo sa kanyang trono at nakikinig ng lahat ng kanyang idinadaing. Alam ang kanyang problema at walang mahirap para sagutin ito. At sa Diyos na ito, isinisigaw niya ang laman ng kanyang puso. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 7, magsihingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo makakasumpong, magsituktok kayo at kayo ibubuksan. Ito po ay progressive, yung po nga talagang hindi ka lamang hihingi. Yung iba kasi manghihingi na lamang pero hindi nila hahanapin. At kung hahanapin man nila, hindi nila sila nakakapasok. Talagang kapag malapit na po tayo, talagang kinakalampag na po natin ang ating Panginoon para po natin makuha yung sagot ng ating Panginoon. We must pray sincerely to the Lord with all our heart. Hallelujah! Kagaya po ng ginawa nitong si Bartimeus, lalo niyang nilakasan ang kanyang sigaw, ang kanyang panaing. Ito po ay pumukaw hindi lamang sa mga taong nasa paligid niya, kundi sa ating Panginoon na rindi yung mga tao sapagkat naghihisterya po ang lalaking ito. Pinatatahimik siya, pero ito'y napakaganda sa pandinig ng ating Panginoon. Ito po yung nagpatigil sa ating Panginoon nang siya'y humingi at nagsabi, Jesus, the Son of David, have mercy on me. Hallelujah! Kinakailangan mapatigil po natin ang ating Panginoon. Naalala ko po sa Matthew chapter 14 verse 25 to 26 ng ating Panginoon ay dumaan po sa mga alagad. Natakot po sila, no? Sapagkat ang ating Panginoon na sa kadiliman ng gabi, makikita po natin na una po yung mga alagad, sila po ay nasa isang balsa, nasa isa pong bangka. Pinauna po sila ng ating Panginoon. Biglang dumating po ang ating Panginoon sa hindi po nila inaasahan. Sabi ng iba, yan ay multo. Hindi, sabi ng iba, yan si Jesus. Ang sabi ng ating Panginoon, ako ito. Yun po yung napakaganda.
Alam niyo po, may mga pagkakataon ang ating dumadaan po sa atin. Dapat maalaman po natin, makita po natin, maintindihan po natin ang kanyang paggalaw sa ating mga buhay, sapagkat kung hindi, lalagpas at lalagpas po ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah! You must remember, Jesus is the King of Kings, the Lord of Lords. Makikita po natin, the awesome Creator of all creation. Makikita po natin, hallelujah, He is the sovereign Lord over our lives. No, kaya dapat maintindihan po natin, patuloy po tayong lumapit sa Kanya, magtiwala po sa Kanya hanggat ang ating Panginoon ay sumagot sa lahat po ng ating mga hinihingi sa Kanya. Bartimaeus called again and again until Jesus answered. Makikita po natin what's such a great joy when he heard that Jesus called him. Napakaganda po noon, tinawag po siya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nagkaroon po ng epekto yung kanyang pagpapakumbaba, yung kanyang pagsisigaw. Hallelujah, hindi mo niya po iniwan yung kanyang pag-asa. No, makikita po natin, dapat ganun po tayo. Patuloy po natin pinangahawakan yung pag-asa natin na pinangahawakan sa ating Panginoon na kagaya po ng ginawa ng lalaking ito, hindi nawala yung kanyang pag-asa. Nagpatuloy po siya sa kanyang panalangin with all his might. Makikita po natin ito. And the day of God's miracle, dumating po sa buhay ng lalaking ito. Ano po yung nangyari nung tinawag po siya ng ating Panginoon? Nakikita po natin lahat po ng mga circumstances, lahat po na nagbablock sa kanya, mga taong nagpapatahimik sa kanya, mga taong humahawak sa kanyang braso para siya po ay tumigil at manahimik. Ito po ay sinansala ng ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay huminto sa kanilang kalagitnaan. Sabi po sa Mark chapter 10 verse 49 to 50, huminto si Jesus at ipinatawag siya. Tinawag nila ang bulag at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, tumindig ka, tinatawag ka ni Jesus. Itinapon niya ang kanyang balabal, tumindig at lumapit kay Jesus. Hallelujah, napakaganda po nang nangyari diyan. No, ang ginawa po ng lalaking ito, nang siya'y tawagin ng ating Panginoon, yung kaisa-isang nagpapahirap sa kanya sa bigat ng kanyang paglakad sapagkat meron po siyang isang balabal. Makikita po natin, no, kaisa-isang balabal, ang sabi po ron, tinapon niya upang sa ganon makalapit siya nang hindi nabibigatan sa ating Panginoon. Ito na lamang po yung meron ang lalaking ito, ang pulubing ito. The coat represented his total being. Pero ang nangyari po doon na itinapon niya yon at siya po'y lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. At kagaya po ni Bartimaeus, naniniwala po ako na lahat po tayo tinatawag ng ating Panginoon na makalapit ng magaan po sa Kanya. Makikita po natin, yun po ang hinihingi ng ating Panginoon sapagkat marami pong mga tao, mananampalataya o hindi, makikita po natin, dala-dala pa rin nila, suot-suot pa rin nila yung kanilang kasuutan sa mga nakalipas, yung mga nagbibigay po ng bigat sa kanilang buhay para hindi po sila makalapit ng lubusan at may kagaanan sa ating Panginoon. Hallelujah! Believers today are still wearing the garments of their past. Makikita po natin, we can cast away, no, hindi po natin maiaalis yung mga madidilim po nating nakalipas sa ating buhay, no, yung pong ating mga negative attitude, yung mga negative thoughts, yung mga negative speech natin po, yung mga lumalabas po sa atin, mga iniisip po natin ng kawalan ng pag-asa, no, ito po ang magbibigay hadlang para hindi po tayo makalapit sa ating Panginoon. Ito po yung nagde-represent ng isang old garment sa ating mga buhay na dala-dala po natin. Sinabi ng ating Panginoon nung tinawag niya po si Bartimaeus, no, ang ginawa po ng lalaking ito, yung kanyang kaisa-isang garment, ito po ay kanyang inalis at lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah, alisin na po natin yung ating mga sentimiento sa mga nakalipas, yung mga negative attitude po natin, yung namumuhay po tayo sa nakalipas, lahat ng kalungkutan, lahat po ng mga katalunan, dala-dala pa rin natin, hindi po tayo makausad, ang lahat ng lumalabas sa ating mga labi, puro kawalan ng pag-asa.
Ito po ay sa kadahilan ng dala-dala po natin na ang kasuotan ng mga bagay na nagpapabigat sa atin sa nakalipas. Hallelujah! Makikita po natin, wag na po natin itong isuot. Ito po'y magbibigay po sa atin ng kabigatan sa buhay. It is the time you need to put away the old garment so that you can easily come to Jesus. At kailangan po nating sumampalatay at gawin ito sa madaling panahon. Hallelujah! Mark chapter 9 verse 14 hanggang 29. Pero ang keyword po dito ay sa Mark chapter 9 verse 23. Ang sabi po dyan, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nagsisisampalataya. Sa kanya na nagsisisampalataya. Ang kasaysayan po kasi dyan sa Mark chapter 9, meron pong isang lalaki na ang kanyang anak, no, ay pinapahirapan po ng piping espiritu at nilapit po sa kanyang mga alagad. Yung kanyang mga alagad wala pong nagawa. Nakikita po ng kanyang mga alagad na yung batang ito ay aalihan ng masamang espiritu at binabalibag po, at pagkatapos mamumutla po yung bata. Wala pong nagawa yung mga alagad. Kaya ang ating Panginoon ay pinatawag, at ang ginawa po ng ating Panginoon ay pinalayas po yung masamang espiritu. Ang napakaganda po na sinabi po rito sa Mark chapter 9 verse 23, sabi niya, at sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nagsisisampalataya. Iisa na lamang po ang pinakaiingatan po natin sa harapan ng ating Panginoon, ang ating pananampalataya na gagalaw, kikilos, at sa kanya'y magtitiwala. And last, His amazing act of faith. Makikita po natin, nang tinawag po siya ng ating Panginoon, no, ang sabi po dun sa verse 49, makikita po natin, ipinatatawag siya ng ating Panginoon. At ito pong si Bartimeo, makikita po natin, nung tinawag po siya ng ating Panginoon, alam niya, sa kanyang pagtawag ng ating Panginoon sa kanyang isip, hindi siya ulit magiging kagaya ng dati. Hindi na po siya ulit mamamalimos sapagkat may mangyayari sa kanya. Ang kanyang positibong pag-uugali ang nagtulak sa kanya, no, upang sa ganoon, unang-una, iayos niya, makalapit po siya sa ating Panginoon na wala pong humahadlang, tinanggal niya po yung kanyang kasuotan na nagpapakita ng kanyang paghihirap. Makikita po natin, at lumapit po siya sa ating Panginoon na punong-puno po ng pag-asa, at tinanong po siya ng ating Panginoon, no, dapat pagka tayo po ilalapit sa ating Panginoon ng ating mga pangangailangan, be specific. Dapat alam po natin yung ating hinihingi sa ating Panginoon. At sabi sa kanya ng ating Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Meron po ba tayong hinihingi sa ating mga buhay? Ano ba ang gusto ng Panginoon ng nating gawin ng Panginoon sa buhay po natin? Masarap po na isang mananampalataya na nagtitiwala sa kanyang nakakaranas ng mga bagay na hinihingi niya sa Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang mga anak. Hallelujah! Kaya sinabi po ng lalaking ito nung tinanong po siya ng ating Panginoon, ang sabi niya, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Ang sabi ng lalaking ito, gusto ko pong makakita. Unang-una yung makakita, makikita po natin dyan, physically pinagaling po siya ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon dito, kung papalawakin pa po natin ang ating pananaw, pagkaunawa, gusto ng ating Panginoon na makita mo ang kayang gawin ng Diyos sa isang magandang buhay na inilalaan po niya sa iyo. Ano po yung effect nito sa buhay ng lalaking ito? Sabi ron, pagkaraka, natanggap niya ang kanyang himala, nakakita po ang lalaking ito. Bakit? Sapagkat siya po ay sumampalataya. Sapagkat genuine po yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Isang pananampalataya na gumagalaw at kumikilos sa isang mahirap na sitwasyon. Dapat nakikita po natin ang ating Panginoon sa mga mahihirap na panahon ng ating buhay. Kung tayo po ay lalakad na may
katapangan sa lahat ng mga bagay na ating ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. Kasi po kapag smooth sailing po ang takbo ng buhay, hindi po natin masasabing pananampalataya. Pag dumadaan na po tayo sa mga panahon na hindi na po natin alam ang ating gagawin, natitira na lamang po ay yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya. Na sa kabila ng lahat, tinitingnan po natin ang magagandang bagay sapagkat ang Diyos po ang nangako sa atin. Doon po natin binubuhay yung confidence po natin. Lumalakad po tayo, na umaasa po tayo, nalalampas po tayo sapagkat hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Makikita po natin ang bulag na ito, lumapit po siya, lumakad po siya sa ating Panginoon. Wala na po na tumutulong sa Kanya. Nung siya po ay sinabi ng ating Panginoon na lumapit ka sa Kanya, pinagaling po siya ng ating Panginoon. Mula noon, iba na po yung kanyang galaw, iba na po yung kanyang kilos. Wala na pong umaalalay sa Kanya. Wala na pong obstacle sa lahat ng kanyang dinadaanan. Makikita po natin, at ang lalaking ito, lumakad na mayroon ng pag-asa. Iba na sa kanyang buhay. Kaya may mga tao nagsasabi, di ba yan yung bulag na si Bartimeo? Yun po yung napakaganda. E paano kaya kung lumapit at sinabi po ng mga tao, hindi yan pagagalingin, hindi yan gagaling, hindi yan magkakaroon ng kagalingan. Pero makikita po natin, out of faith, makikita po natin, lumakad po ang lalaking ito, nakakita po ang lalaking ito. In fact, makikita po natin, hindi lamang niya inalis yung kanyang pananampalataya. Hindi niya inalis yung kanyang paningin sa ating Panginoon, kundi ang napakaganda po rito nung makita niya po yung himala ng Diyos sa buhay niya. Ang sabi ng banal na kasulatan, sumunod siya sa ating Panginoon. Alam niya yung source ng lahat-lahat ng kanyang lakas at sagot sa kanyang buhay, higit sa lahat, yung pagtatagumpay ay na kay Jesus. Sa verse 52, ang sabi niya, sinabi ni Jesus, humayo ka, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, kaya tinanggap ng bulag ang kanyang paningin. Ang napakaganda, siya ay sumunod kay Jesus sa daan. He immediately received his sight and followed Jesus in the way. Ang napakaganda po, ang mabuting balita rito, hindi na po bumalik sa dating niyang buhay ang lalaking ito. At kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, hindi na po tayo mabubuhay sa isang miserableng pamumuhay sapagkat ang ating Panginoon, makikita po natin, hindi niya pababayaan ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Hallelujah! Bago po ako magtapos, tandaan po natin, the world that you and I live is like the city of Jericho. Makikita po natin yan, there is sin, there is curse, hopelessness, and misery. Marami pong mga tao na namamalimos. There are so many beggars in the world now, beggars of hope, beggars of love. Makikita po natin, kaya maiintindihan po natin kung bakit ang ating Panginoon gusto tayong lumapit sa Kanya. Their greatest need is the gospel of Christ to save them. Makikita po natin, the gospel is more than religion. To those who were blind, makikita po natin, in transgression and sin, makikita po natin, living in a cursed land. Sabi po ron, Jesus gave light just as He did to Bartimaeus. Hallelujah, ang ating Panginoon, kayang baguhin po ang ating buhay. Kahit ngayon, kahit kaya Kanyang baguhin, lahat po ng mga nagtitiwala sa Kanya, lahat po ng lumalapit sa Kanya, babaguhin niya ang kanilang mga buhay, babaguhin nila ang kanilang pagkatao, babaguhin nila ang kanilang pananaw, sisilang po ang liwanag ng ating Panginoon sa lahat po ng tumatawag at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah! Therefore, at this hour, makikita po natin, your life can change if you pray, if you walk, by faith, makikita po natin, lumakad po tayo ng may pananampalataya sa ating Panginoon, and do not give up. Jesus will touch your hand and your life will change. Hallelujah, ito po yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Gustong-gusto niya pong gumawa, gustong-gusto niya pong kumilos sa ating mga buhay. Pero naghahanap po ang ating Panginoon ng pananampalatayang gagawa
upang tayo po ay magtiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa oras na ito, tayo po ay mananampalataya, tayo po ay lalapit sa ating Panginoon, tayo po ay mananalangin. Kailangan ko po sa oras at sandaling ito na tayo po ay lubos na lumapit at magtiwala sa ating Panginoon. Ano man ang iyong sitwasyon, ano man ang iyong kinalalagyan, ano man ang mga bagay na kung saan nahihirapan ka, wala pong mahirap sa Diyos. Siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay, kaya nga siya'y bumawa upang tayo abutin. At sa iyong paglapit sa Kanya, sa iyong pagpapakumbaba sa Kanya, makikita mo, kagaya ni Bartimeus, aabutin Kanya. Walang mahirap sa ating Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin, lalo na sa lahat ng lumalapit at nagtitiwala sa Kanya. Hallelujah. Sa oras na ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo. Sa oras na ito, salamat po sa iyong mga salita. Inihingi ko, Panginoon, nalagyan mo, Panginoon, ng kapangyarihan ito sa aming mga puso at sa aming pakinig. Sa lahat po ng mga tao na kung saan, Panginoon, sila po ay nanood at nakinig. Ang aking panalangin, Panginoon, hayaan mo na ang lahat ng kanilang kabigatan, ang kanilang kawalan ng pag-asa ay kanilang ibigay at ilapit sa iyo. Panginoon, sa lahat po na nawawalan ng pag-asa, ang aking panalangin sa oras at sandaling ito, Panginoon, makita nila kung gaano kakabuti at katapat sa lahat ng mga tao na lalapit sa iyo. Hindi mo kami bibiguin, Panginoon, kung kami lamang ay tunay na magpapakumbabang lalapit sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, hinihingi ko po na tulungan mo ang mga tao na makilala ka at tanggapin ka sa kanilang mga buhay. Panginoon, sa oras pong ito, idinadalangin ko po na ang sino man, Panginoon, na nabibigat ang lupa, napapagal, napapagod, nawawalan ng pag-asa, tulungan mo, Panginoon, na buksan nila ang kanilang mga puso, kilalanin ka, tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa oras na ito, Panginoon, idinadalangin ko po ang aming bansa. Kagaya po, Panginoon, ng aming pinag-usapan, ang aming daigdig, ang aming lugar na kinalalagyan ay kagaya po ng Jericho. Mga tao na kung saan nawawalan po ng pag-asa, mga tao po, Panginoon, ay halos mararahas na. Mga tao na kung saan ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili. Pero, Panginoon, ikaw pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya mong gumawa sa lahat ng mga taong tatawag sa iyo. At ang aking panalangin, Panginoon, buksan mo ang puso ng mga tao, Panginoon. Turuan mo silang magtiwala sa iyo, lumapit sa iyo, kumilala sa iyo. Kilalanin ka sa kanilang mga buhay. Hayaan mo na ang bansang ito, Panginoon, ay magpakumbabang lumapit sa iyo. Kilalanin ka na ikaw ang tunay na kasagutan sa lahat ng aming hinihingi sa aming kalagitnaan. Panginoon, pagpalain mo po ang mga tao na lumalapit sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, o Diyos, ang mga taong nawawalan ng pag-asa at unti-unting naglalagay ng paglalagak ng kanilang buhay sa iyo. Ipakita mo kung gaano kakabuti at gaano kapangyarihan. Salamat po at sa oras pong ito, hinihingi ko po na ikaw ang gumawa, ikaw ang kumilos, ikaw, Panginoon, na magpala sa aming bansa. Magpala ka sa mga tao, Panginoon, na patuloy na tumatawag at nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po. Pinupuri kita, Panginoon. Pinasasalamatan kita. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa oras pong ito ay natapos na naman po ang ating gawain at isang oras na tayo po ay nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Ang aking panalangin na ingatan po natin sa ating mga puso ang mga salita ng pag-asa, salita na pangako na nagmumula
sa buhay ang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Sa oras pong ito, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa bawat isa, sa iglesia, sa mga nanood, nakinig, at sumama sa isang panalangin na kung saan sama-sama po tayong nagpakumbaba at nagtiwala sa ating Panginoon. At ito po si Pastor Lito, ulitin ko po, mamaya meron po tayong service ng 4 o'clock at narito po ako minsan pa nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa bawat isa sa atin. Ang aking panalangin, maranasan po natin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa ating buhay. Ito po si Pastor Lito muli, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat.